Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Odette na ngayon tinatawag na sa kanyang international name na Bagyong Canon. Ayon sa pag-asa, lalo pa itong lumakas bilang typhoon at tinutumbok na ang direksyon patungo sa may southern China. Ngayong araw na ito, makakaasa na kaya tayo ng magandang panahon sa ating bansa? Silipin natin ang forecast ng pag-asa. Sa mga susunod na oras, mararanasan sa Batanes and Babuyan Group of Islands ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Same weather condition ang mararanasan ng mga residente sa Calabar Zona, Bicol Region, Mimaropa, Western and Central Visayas, Zamboanga Peninsula, mga probinsya ng Tawi-Tawi, Sulu at ganun din sa Basilan. Inaasahan din natin yan dito sa Metro Manila, kaya para sa mga lalabas sa kanilang bahay, huwag kakalimutang magdala ng payong at panatilihin ang pagmumonitor sa updates ng pag-asa. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, inaasahan ng maaliwalas na lagay ng panahon. Ibig sabihin, mararanasan ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at meron lamang chances na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Dahil dominante na ulit itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone, ating balikan kung ano nga ba ang weather system na ito at bakit nga ba ito nagdudulot ng mga pag-ulan. Narito ang napapanahong kaalaman. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at yung isa naman mula sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas sa pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaaring maranasan ang pagbaha sa mabababang lugar o pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang ITCZ ay tinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang sama ng panahon o weather disturbance. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa. Mag-ingat po kayo.